Bayon, magsiyawit na bayon, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po'y ating ginugunita ang kapistahan ng isang dakilang pari, Saint Maximilian Kolbe. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang lahat ng ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong sina San Maximilian Kolbe ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang sa pagkaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katagan sa pananampalataya sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin Siya, paglingkuran noong buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig, at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi niya ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan niya ng pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran niyo siya. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya. At ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan
ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay sa inyong nasaksiyan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya nang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, na nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang iyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na sa agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibukaw mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis para sa ating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipinagdiriwang po natin ang pistahan ni San Massimiliano Maria Kolbe. Isa po siyang Franciscanong pare, pinanganak po ng January 8, 1894 sa Poland. Simulat sa pulpo, sa pamamagitan ng kanyang
mabutihing ina. Natuto po si Raymond, yung po yung kanyang baptismal name, Raymond Kolbe, na magdasal ng rosaryo. May panahon po na medyo naging makulit siya, napagalitan siya ng nanay niya, at sinabi sa kanya, Raymond, ano mangyayari sa'yo? Nakonsyensya po yung bata, pumunta sa parokya, medyo malapit lang sa bahay nila eh. At tumarap siya sa imahen na Mama Mary, ni Santa Maria, at lumood siya doon. Bigla pong nabuhay ang statwa ni Maria at nagsalita sa kanya. At sabi, Raymond, ano ang gusto mo? Pinakita ni Mama Mary sa kanya dalawang korona, puti at saka pula. Yung puti po, sumisimbolo ng kapurian or chastity, life of purity and virginity. Yung kabila po, pula, martyrdom, magiging martyr siya. Sabi ni Maria, ano gusto mo dito? Yung pula o puti? Sabi ni Raymond dahil excited siya, gusto ko pareho. He was only about 4 years old at this time. Tinanggap niya po yung corona at ipinatong sa kanyang ulo at nawala na yung pangitain na yon. Yung po naging direksyon ng kanyang buhay. Devotion to the Immaculate Virgin Mary. Yung po nag-trace ng kanyang buong buhay hanggang sa kanyang kamatayan. Siya po ay pumasok sa Conventual Franciscan Order at kamuntik po siya lumabas sa kumbento eh. Dahil gusto niyang sumama sa military at lumaban sa gera sa laban sa Germany. Buti na lang po, timing, lalabas na sana siya ang kuya niya. Dumating ang kanya nanay sa kumbento at siya ay pinigilan. Kaya nagpatuloy po siya ng formation at naging pari po siya with double doctorate degrees, PhD, STD. At magaling siya sa physics and mathematics. Pakatalino po ng tao na to, ng pari na ito. Subalit ng kanyang main attention po ay paano iligtas ang mga tao sa kasalanan, as many as possible. At nalaman niya na sa pamamagitan ni Santa Maria, by totally consecrating ourselves to her, mas matutupad dito. Yun po yung prinomote niya. Ayon kay San Massimiliano po, si Maria ang pinakamadali, maikli, at pinakamagandang daan patungo kay Jesus. Hindi po hadlang si Maria kay Jesus, bagkus. Siya po nagpapadali ng pagtungo natin kay Jesus. Kumbaga, she is a catalyst to Jesus Christ. Kung mahal niyo si Maria, mahal niyo si Jesus. Kung mahal niyo si Jesus, mahal niyong nanay niya, ni Santa Maria. Nung World War II po, sa kasamaang palad po, hinuli siya ng mga Germans at siya po ay inilagay sa Auschwitz concentration camp noong 1940. At doon po, siya po ay nabugbog, pinagtrabaho ng sobra. Pero ang maganda po doon, hindi siya marunong gumanti bagkus nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat ng sakit at parusa na kanyang tinatamo at iniaalay niya sa Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Isinabuhay niya po ang kanyang tinatawag na total consecration to the Immaculate doon sa Auschwitz concentration camp. Nang po siya ay nag-collapse dahil po pinabuhat sa kanya na grabe yung napakabigat na mga bagay, siya po'y dinala sa hospital. At nakita niya po sa hospital, may mga ibang pasyente na parating na wala ng kamang available. Ang ginawa niya, pinilit niya talaga, although mahina siya, tumayo sa kama at ibinigay yung kama niya sa ibang pasyente at siya'y humiga doon sa hapag. Nagsakripisyo po siya. At tuwing gabi po, doon sa hospital, although bawal, nilalapitan niya mga pasyente sa dilim at tinatanong kung katoliko sila. Kung katoliko, sinasabi niya, gusto niyo bang mangumpisal? Pari ako. Papakumpisal niyo po isa-isa under the danger of being caught and then executed. Kapag may rasyon ng pagkain, isang tinapay lang naman yun.
Makita niyang iba, gutom pa at gusto pang kumain, sinusurrender niya yung kanyang tinapay para sa kanila. At this point in time po, isa lang ang baga niya. Na-operahan siya dati because of tuberculosis. Isa lang po ang kanyang baga. Kaya hirap na hirap siya, pero alam niyo, binigyan siya ng lakas ng ating mahal na ina upang maghirap pa alang-alang kay Kristo. Nung may nakawala pong isang nakakulong, no? Isang preso, prisoner, ang batas po doon sa Auschwitz, kapag may nakawalang isa, hindi nahuli, may kapalit na 10 papatayin. Ang 10 na yon ay gugutumin for 2 weeks. Walang tubig, walang pagkain. So, pinili po yung 10. Hindi po napili si St. Maximilian. Ang napili po, iba. Yung huling napili po, si Francis Gajowniczek, isa pong sundalong taga-Pola na may pamilya. Nagsisigaw siya. Sabi niya, kawawa naman yung misis ko, yung mga anak ko. May pamilya pa ako, wag ako. Narinig po ito ni St. Maximilian. Hindi niya kilala itong tao na to. Ang ginawa siya, tumiwalag siya dun sa formation. At hinarap niya yung komandant, yung Gestapo. Sabi niya, gusto kong palitan yung tao na to. Ako na lang po ang parusahan niya, wag lang siya. Sabi, sino ka ba? Ako po isang paring Katoliko. Sige, palit kayo. Ito pa yung sabi ni Francis Gajowniczek. Nabuhay po si Francis Gajowniczek hanggang 1990s. At pumunta siya sa isang kilala kong pari po na Franciscano na nakausap nila itong si Francis. At that time, buhay pa. Nung daw, pag-exchange na ng posisyon, nagkatinginan yung dalawa. Si Francis Gajowniczek at saka si Maximilian. At sabi ni Francis Gajowniczek, nagulat siya sa itsura ng mukha ni St. Maximilian para daw nagniningning, nakangiti, tuwan-tuwa na pinayagan siyang mamatay para sa kanya, para kapalit niya. Na-shock itong si Francis, hindi siya makapaniwala na masayang mamamatay itong tao na to. Pagkatapos po noon, pinaghubad sila lahat-lahat at nilagay sa bunker number 14. At doon po ginutom sila. Ang meron lang po doon yung balde. Para saan yung balde? Doon sila umiihi. At everyday, natutuyo po kasi iniinom din nila. Kasi sa sobrang uhaw. Dati-rati po, ang nakikinig doon sa mga dating tinotorture doon ay puro mura, panunumpa, galit, sigaw. Nung si St. Maximilian ay pumunta doon, nag-iba po ang environment. Tinuruan niya yung mga prisoners na magrosaryo, magkanta ng mga Marian hymns. Tila naging simbahan po yung kulungan. Nagulat pati yung jailers. Ano nangyari? Nagbago yating atmosphere. Naging masaya sila. Inihanda ni St. Maximilian sa kamatayan ang mga kasama niya sa kulungan na yon ng more than 1 week. Siya po ang pinakahuli na nakitang buhay pa. Kasi may gagamit na na ibang papatayin din doon sa lugar nila, kailangan tanggalin na sila doon. Pagdating ng mga sundalong, nakita nila ang nakaluhod na lang po ni St. Maximilian at nakatingin po sa taas. Nagniningning ang mukha niya. Sabi, ay hindi, kailangan mamatay na to. Hindi na pwede. Lilinisin na natin ito para sa bagong mga ikukulong dito. Inialay po ni St. Maximilian ang kanyang kaliwang braso at ininjeksyonan po siya ng carbolic acid or cyanide para matuluyan. Doon po siya namatay. Sinundo siya ni Mama Mary patungo ng langit diretsyo. At yung kanyang katawan po, sabi ng isang witness na in charge sa pagkikremate ng mga bangkay ng namatay doon sa kulungan, puting-puti daw yung katawan ni St. Maximilian. Yung iba po mapanghi, mabaho, dahil walang ligo eh, 2 linggo. Pero yung kisa Maximilian do, iba daw, parang mabango. At ang ganda doon ng kutis, parang hindi na torture. Gusto niya sanang isave yung katawan. Kaso hindi pwede, may bantay, baka patayin siya. Kaya sinunog din nila sa krematorium. Sayang. Pagkatapos po noon, marami po na-convert na mga sundalo at mga nakakulong doon dahil sa kanya.
Later on po, siya'y kinanonize ng kanyang kababayan po, St. Pope John Paul II na Polish din. Kinanonize niya si St. Maximilian. For the first time in history po, meron tayong isang martyr na hindi dahil sa pananampalataya. It is called Martyr of Charity. First time po yan sa history. Pinayagan ni Pope John Paul. Kasi nung siya'y beatified, kulay puti ang vestment. Siya ay hindi martyr ng beatification. Some years later, canonization, pula ang vestment. Uy, iba yun ah. Biglang naging pula. Ano nangyari? Kinonsider nila na pwede palang mamatay sa pamamagitan ng pagkakawang gawa sa kapwa natin. And that is a martyr of charity. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin, yun din ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Tayo din po, mga kapatid, kapag tayo nagkakawang gawa, tila namamatay tayo sa sarili natin para sa kapwa natin. We die to ourselves that others may live. We sacrifice ourselves that others may have life. Ito po ang naging buhay ni St. Maximilian. Sa pamamagitan po yan ng tulong ng ating mahal na ina. Sana po, mga kapatid, consecrate yourselves to the Blessed Virgin Mary. Ibigay niyong sarili niyo sa Kanya at hindi kayo magsisisi. Lahat ng merits natin, lahat ng dasal ibigay kay Maria dahil alam niya kung paano gagamitin yon para sa kabutihan ng lahat. Huwag tayong magduda sa pagmamahal ng ating mahal na ina. Mahal niya tayo lahat. Gusto niya tayo malapit kay Kristo. Pero huwag tayong matatakot sa mga paghihirap sa buhay, no? Huwag. Kapag may problema sa buhay, may problema kayo sa pera, financial, relationships, kahit anong problema, tandaan natin to. Hindi kayo ibibigyan ng problema na hindi nyo kaya. At sa pamamagitan ng ating mahal na ina, dadali ang pagpasa ng krus sa inyong balikat. Sapagkat wala po makapupunta sa langit na walang buhat-buhat na krus. Yan po ang daan ay tinuro ni Kristo sa atin. Yan ang tinahak ni St. Maximilian Kolbe. Yan ang tinahak ng ating mahal na ina. Harinawa sa pamamagitan ng mga panalangin ni St. Maximilian at sa pamamagitan ng ating mahal na ina, tayo po ay matutong magmahal na lalo sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating kapwa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ng mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katagan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagahalakan na San Maximilian Kolbe ay parangalan. Sa ikapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad na nang naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa tagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisi awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, to ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, isang Jose ng kanyang kalinis-linis ang Esposo, kaysa ng mga apostol, isang Maximiliano Maria Kolbe, at ang lahat ng mga bala na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay ay walang pagsubalik, na ibigay ko ng lahat, magana kung tumatakbo. Salat man ako sa lahat, ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na ang tunay payap at may dala sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw. Bituin sa akin patnubay, diwas sa paglalakbay, sandig at lakas at tibay. Laging awit ang sagisag ng mabuhay sa pag-ibig. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Paggalobong kaming pinatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-6, sa August 22 ay pansamantala po munang walang misa ng alas 2 ng hapon bilang daan sa Soltare event sa nagaganapin dito sa pambansang Dambana. Ika-7, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay isasagawa ang operasyon o sa sis o bukol at cleft lip o bingot sa pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. 100 hanggang 150 pasyente lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, merong patient screening sa Agosto 19, 26 at Setyembre 2, Sabado, mula 9 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ipinaalam din po sa lahat na mamayang gabi, 14 ng Agosto, ay wala po tayong banal na oras sa gabi sapagkat magkakaroon po ng general cleaning ang pambansang Dambana. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na tipayan, kanyang pagkalingatabang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.